Kahit naman po mga direct import or parent stock or mga F1 yung mga lahi natin, pag mali yung pagpapalaki natin, mali yung mga practices natin, ay hindi pa rin dumami yung manok natin. Meron tayong Hobart, meron tayong Pulisi Dress, saka Decal Brown and Loman White. So ito lang po yung breed natin dito na mga available mga kagri. So ang iba dito ay binibenta po namin. So available po ito sila mga kagri. PM lang po kayo sa aming FB page na nakalagay po sa description po. Ayan. So yung iba dito mga breeders. Tapos yung iba ay mga ready to lay mga kaagri, pero yung iba ay may mga ano na po, naka-reserve na po mga kaagri. Ayan. Ayan mga kaagri, meron tayong mga mangilan-ngilan na mga comments dito na atin pong sasagutin ngayon mga kaagri. So, Pacman Galion. Boss, magkano ang isang RTL na Decal Brown? Sa amin dito mga kaagri, yung Decal Brown namin na binibenta dito ay hindi na po F1. So, anak po sila ng mga F1. Binibreed po namin yung F1. Ito pong available dito na mga Decal Brown namin ay anak ng F1 po mga kaagri ha. Tapos, yung presyo nito, yung mga RTL namin dito, depende po mga kaagri, meron pong 750. Usually po, nagbibenta kami mga kaagri ay by set po yung pagbenta namin. Gaya na lamang po ng set of 5, apat na pulit, saka isang kakirel. Ayan po. So, usually, nasa mga magre-range yung presyohan namin dito, nasa mga 700 to 900 yung mga ready to lay na mga Decal Brown. Ayan po mga kaagri. Ayan po mga kaagri, meron tayong mga kaibigan dito na nagtatanong na kung F1 ba daw yung ano natin, yung mga stocks natin dito mga kaagri. So, ang sabi ko sa kanila mga kaagri, yung mga Rhode Island Red natin dito ay hindi na po mga F1. Pera na lang po kung bibili tayo ng direct import or dun sa Dominant CZ nung D853 nila Dr. Erwin Cruz, kasi sa pagkakaalam ko isa po sila sa nag-import ng mga parent stocks po ng mga Rhode Island Red. Kung meron pong nagbebenta ay halos po yung ano nila, yung mga Rhode Island Red nila na binibenta ay yung mga show type, yung direkta galing sa ibang bansa po mga kaagri. Medyo may kamahalan nga lang po mga kaagri. So yung mga Rhode Island
thread natin dito, yung mga stocks natin dito ay mga local born na lang po ito mga agri. So, ibig sabihin, hindi po ito sila direktang mga F1. Kasi ang hirap mabumili ng ano ng mga Rhode Island Red na F1. Pero na lang po sa mga Decal Brown, sa mga Lowman. So, may mga kumpanya po na nagbebenta talaga ng mga F1 na mga ano, na mga gaya ng Hobart, yung tawag Decal Brown, saka ano, saka mga Lowman White, so mga layer. So kung meron kayong extra money o gusto nyong bumili ng parent stocks mga kagri, ay recommend po na doon kayo bumili kina Dr. Erwin Cruz. Meron silang mga ano, direct import na mga parent stocks. Ayun, yung anak nila ay ano, Superior F1 po yung mga anak nila, nagpo-produce po ng F1. So sa atin dito, na sa amin ay nag-order na po kami ng mga parent stocks po sa Dominant CZ. Kaso hindi pa po dumating yung stocks kasi ano po, may ban pa po sa Czech Republic. So ayan mga kaagri, I recommend po kung gusto nyo pong mag-produce ng mga F1, doon po kayo bumili sa Dominant CZ mga kaagri. Meron silang kung sa Rhode Island, yung counterpart nila sa Rhode Island yung D853, at saka sa Decal Brown yung D102. So kung gusto nyo mag-produce ng mga F1 mga kaagri, ay doon kayo bumili ng mga parent stocks kina Dr. Erwin ko sa Dominant CZ po. Pero pag dito lang po tayo, locally, dito tayo bumibili ng mga Rhode Island Red, hindi na po natin matatawag na F1 kasi parang ano na po, umiikot-ikot lang po yung breeds natin dito sa Mindanao po mga kaagri. So isang factor din talaga mga kaagri yung genetically proven talaga yung mga manok natin para maganda yung pangingitlog nila. Pero sa atin, ang hirap kasi na umanap o bumili ng mga F1 ngayon mga kaagri. Siguro maraming nagbibreed na sa, ano, sa Manila, sa Luzon. Medyo mahal na po mga kaagri kung ipapaship natin dito sa Davao. Ayan po. So sa side namin mga kaagri, ano po, marami pong factor para hindi tayo mahirapan magpaparami ng mga manok. So isang factor po niyan mga kaagri yung pag-alaga, yung nutrition, saka tamang practices mga kaagri. So kahit naman po mga direct import or parent stock or mga F1 yung mga lahi natin, pag mali yung pagpapalaki natin, mali yung mga practices natin, ay hindi pa rin dumami yung manok natin mga kaagri, no? So kahit F1, kahit dito lang natin nabili yung mga manok natin sa ating locally dito sa ating area, pag tama yung practices natin mga kaagri, tama yung nutrition nila, ay dadami rin sila mga kaagri. Ayan po. So marami kasing factor na i-consider natin mga kaagri para madali natin paramihin yung mga manok natin. Ayan po. So meron ditong nagtanong, anong result po sa experiment na ito? Pa-update sir. AAA Fighters. So ang ibig sabihin po nito ni Sir AAA Fighters, yung ano po, yung cross na layer saka Rhode Island Red. Ayan po, Sir A, AAA Fighters, maganda po yung resulta, yung itlog po ng mga crosses natin ng mga Rhode Island Red saka layer ay brown egg po yung labas nila mga ka-agri. And so far, maganda yung pangingitlog nila. So yung mga itlog nila kaagri ay ano po, small to medium yung size kasi bago pa lang po sila ng itlog. So ayan, Sir Ronito Pasete, Sir parang may mali doon sa pagkain. Ang native chicken kahit mga nilagang kamote o kamuting kahoy ay may kunting darap o giniling na mais, pwede na, pero sa heritage kailangan ang laying mash para talaga mangitlog ng marami. Ayan, totoo po yan mga kaagri. Kung gusto natin na mangitlog ng marami, gusto natin na makakuha tayo ng itlog kahit po anong breed, kahit po native o heritage, kung gusto nating makaproduce sila ng maraming itlog at maganda yung tubo nila at condition sila mga kaagri, ay papakainin talaga natin ng ano, ng feeds. Iba po talaga yung epekto mga kaagri kung yung mga drak o yung mga kamuting kahoy lang yung pinapakain natin. Kahit yung native mga kaagri, kung hindi natin haluan ng laying mash, ay mahihirapan pa rin tayo magparami ng itlog sa kanila mga kaagri. Kasi kung yung notion natin mga kaagri na papakawalan lang yung native tapos mangingitlog, yes, pwede naman. Pero
ano, talo sila sa ano, pag ano, pag feeds yung pinapakain natin, pag hinahaluan natin ng feeds, mga kagri. Ayan. Malaking factor talaga, mga kagri, yung kung ano yung pinapakain natin, yun din yung mabalik sa ng mga manok sa ating mga kagri. So, kung papakainin lang natin sila ng mga tira-tira, so hindi tayo maka-expect ng maganda katawan tsaka maganda yung production nila sa itlog. So, ayan po, may factor po talaga yung feeds, mga kagri. So kahit native, yung advice ko, mga kagri, kung gusto nyong mangitlog ng marami yung mga native chicken nyo po, haluan nyo po ng laying mash po, mga kagri. Haluan nyo ng feeds, yung mga magagandang feeds, para po mabilis yun, mabilis sila na mangitlog at saka maganda yung katawan nila. Ayan po, mga kagri. So magmatter po talaga yung pakain, yung patuka natin, mga kagri. Hindi po porket native sila ay okay lang po na kahit ano yung pinapakain natin sa kanila. Hindi po, mga kagri. I-try nyo po yung mga native nyo na pakainin ng mga laying mash ng magagandang feeds, mga kagri. Diba? Iba yung ano nila, iba yung binibigay nila na itlog. Yan po, mga kagri. Tested na po yan, mga kagri. Nagdi-deliver po ba kayo nationwide? Jeremias de Gracia. Hello, hello sir. Ano po? Yes po, nagdi-deliver po kami, sir Jeremias. Pero minsan po dito sa aming farm ay ano po, yung mataas po yung demand. So yung inuuna po namin, mga kaagri, binibenta po namin as much as possible dito lang po sa local, dito sa Davao del Sur area po, para po yung ay makatulong po tayo sa mga kaibigan natin na ano, makapagsimula ng pag-alaga ng manok. Pero kung andun kayo sa Manila o sa Cebu, pwede rin kaagri. Ma-i-recommend ko po sa inyo na sumali kayo sa mga FB group dyan sa inyong lugar, about free range chicken farming. Marami po, I'm sure marami pong mga nagbebenta po dyan, mga kaagri. Try nyo po. Yan. Thank you for your comment, Sir Jeremias. Ano pong variety ng bamboo na nasa may pahingaan nyo? Yung may parang concrete pedestal. Thank you. From Paul Tiglao. Ah, ito po, Sir Paul. Yan. Ano po? Paul Bamboo po yan. Kagaya ng pangalan niya po. Joke lang. Paul Bamboo. Paul. P-O-L-E. Yung ano, pa-straight lang yung tubo niya. Tapos walang masyadong dahon sa baba. Ayan. Paul Bamboo po yan, kagri. So, yung bili namin, siguro nasa 500 pesos isang pole po. Tapos, ang bilis lang po nila paramihin, Sir Paul. Ayan. Dito po, usually dito po kami tumatambay. Kasi parang ano, malamig dito na part. Ayan. Ma'am Beatriz Casia. RIR nyo po ay F1, sir. Certified ang parent stock. Sa ngayon, ma'am, hindi po, yung parent stocks namin ay dito lang po namin nabili sa mga reliable na mga breeders po. Pero meron po kaming in-order ngayon from Dominant CC kina Dr. Erwin Cruz. Ayun, mga parent stocks po. Kaso hindi pa po dumating yung mga in-order natin na mga parent stocks, no? Na mga D853 tsaka D122. So, ayan. Thanks for your comment, Ma'am Beatrice. Ito pa, Rani Rodelas. Idol, ano ang advantages ng Madridi Agua, Manzanitas o Alatiris, Tanglad, Oregano? Ayan. Ito po, Sir Rani, ang advantages po nito, marami po. Madridi Agua, ano po ito? Pwede pong pang snacks ng mga manok natin. Mataas sa protina yung Madridi Agua. And ano po, pangdagdag pakain, tsaka nakakasave ng feeds po, Sir Rani. Tsaka yung Madridi Agua namin ay ginawa naming shades din dito sa aming area. Tapos yung Manzanitas o yung Aratilis, ayan, makikita nyo po ang laki po ng tulong nila kasi nagbibigay po sila ng shades dito sa amin. Ayan. So yung Tanglad tsaka Oregano, ang Oregano po ay napakalaking tulong po, kaagri. Kasi kung magagawa tayo ng probiotic po ay
Ayan po, oregano tsaka malunggay yung ginagamit namin pag magawa kami ng probiotic. Ayan. The next video po, ituturo po namin kung paano gumawa ng ano ng probiotic po, yung mga ginamit namin na probiotic dito. So, yung tanglad, ang advantages ng tanglad, pag meron kayong available na manok tsaka nagugutom kayo, ang dali lang po. Ang dali lang po natin gamitin yung tanglad. Ka-agree. So, malaking tulong po yung tanglad para ano, pag gusto nating ulamin yung mga manok. Ayan po, joke lang. Ayan po, sir, sana nasagot namin yung tanong nyo po. So, ayan lang po muna for today's video. Marami pa po kaming mga i-upload na mga videos. So, sa ngayon ay ano, papakainin muna namin yung mga manok dito tsaka ibabalik namin later. So, maraming salamat mga ka-agri. And thanks for always watching dito sa aming YouTube channel. Shout out po sa mga kaibigan natin dyan na palaging sumusuporta at nanonood dito sa ating video. And maraming salamat talaga sa walang sawang suporta nyo dito sa amin, dito sa Agri Lifestyle.